Mula sa mga tindang Pamasko, mga pinaniniwala ang pampaswerte naman ang nagsulputan sa Divisoria, Maynila, 5 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kasama riyan ang pampaingay na turotot na simula raw bukas, inaasahan tataas na ang presyo. May nabis rin mga illegal na paninda gaya ng mga paputok. At laging una ka sa balita ni Tina Panganiban Perez. Lantaran ng bentahan ng mga ilegal na paputok sa Tabora Street, Divisoria, Maynila, nakadisplay ang mga bawang 5-star, piccolo, plapla at iba pang bawal na paputok sa iba't ibang tindahan kahit patuloy-tuloy ang monitoring at operasyon ng pulisya kontra mga ilegal na paputok. Nang nalaman ito ng Manila Police Station 11, agad silang nagpapunta ng mga tauhan. Umaapaw ang isang malaking kahon sa mga ilegal na paputok na nakumpiska sa iba't ibang tindahan. Continuous monitoring kami. If ever po na merong reported sa amin na mga ganun, immediately po, ina-actionan po namin kagad yon. And we make sure na makakasuhan po sila kung sakaling wala silang permit. Ayon sa Station 11, sa kabuuan, tahimik ang Divisoria, pagamat may mga nagpunta sa Divisoria ng Pasko para mamili at kumain, napakaliit ng bilang kumpara sa Dagsano o Biyernes. Sa ngayon, ma'am, talagang napakanipis po ng crowd natin ngayon dito, no? Siguro mga more or less sa less than na 10,000 lang po ang in and out dito sa Binondo ngayon. Marami sa mga nagpunta, mga pamilyang may kasamang mga bata. Binigyan ka ng pera. Hindi mo gagastusin? Gagastusin ko. Saan? Sa pagkain. May mga nagtitinda na rin ng mga bilog na prutas na simbolo raw ng kasaganaan sa bagong taon. Si Aling Gloria na makyaw ng 30 kilos. Dinadala ko sa ano? Katutubo at saka sa bilangguan. Sa kabila ng mga ganyan. Wala, matumal pa po. Sa 30-31 lang po. Ang malakas talaga. Matumal po. Itong lagas po pag binebenta namin, 20 lang ang 1/4. Ano po inaasahang lalakas? Mga 29-30 lang po, ma'am. Tataas pa po. Yung turotot, matumal ba rin talaga? Sabi ng mga nagtitinda, inaasahang tataas ang presyo ng mga paninda simula December 27 kung kailan inaasahan nilang magsisimulang mamili ang publiko para sa bagong taon. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.